Limang araw bago natin salubungin ang bagong taon, 22 na po ang naitalang naputukan. Kabilang sa kanilang isang 7 taong gulang na bata. Naputulan siya ng daliri matapos masabugan ang paputok na pinulot niya sa kalsada. At yan ang tinutukan ni Marie Sumali. Eksklusibo. Maya't maya pa rin naiiyak sa sakit ang 7 taong gulang na si Ren. Di niya tunay na pangalan. Sasalubungin niya ang bagong taon na kulang na ang mga daliri sa kaliwang kamay matapos masabugan ang pinulot lang na paputok sa kalsada sa General Trias, Cavite nitong bisperas ng Pasko. Malakas na sabog. Nagulat po ako. Anak ko pala yung nanuhan ko. Sige niya, Mama, sabi niya sa akin. Nakita ko sa kami niya duguan na tulo. May naputol pong daliri. Awang-awa ko sana. Sana hindi na ako naglabang. Nasikaso na sa ako na sana sila. Pero hindi ko akalain na ganun nga po. Kwento ni Ren, akala raw niya laruan ang napulot na paputok. Pinaktak ko po sa labag, sumabog po, nasakit po. Kinailangan putulin ang hintuturo ni Ren. Nilagyan naman ng maliliit na wire ang iba pa niyang daliri para raw maisalba. May mga tinamo rin siyang sugat sa kanang kamay at binti. Hanggang bagong taon na raw sila mananatili sa ospital dahil may 2 para operasyong kailangan pagdaanan si Ren. Huwag magpupulot ng kung ano-ano ang mga bata po. Lalo't bata po sila. Tapos ang mga magulang dapat bantay ng bantay ang himbat sa mga anak. Sa loob lang ng 24 oras, 3 pa ang nadagdag sa bilang ng mga biktima ng paputok. Kaya bago pa man sumapit ang bisperas ng bagong taon, umakyat na sa 22 ang kabuuang bilang na naitalang fireworks-related injuries ng 61 Sentinel Hospital ng DOH. 2 biktima naman ng paputok ang naitala sa Calasau, Pangasinan. Pero kahit hindi nagpapaputok, pwede pa rin mabiktima. Sa Digos City, Davao del Sur, nasabugan ng ligaw na kwiti si Dominador Estremos habang nagdiriwa ng Pasko. Sugat sa kanang kamay ang tinamo ni Lolo Dominador matapos daw niyang tabigin ang kwitis na umit siya malapit sa kanyang mga apo sa kanilang bahay. May biglang umilaw malapit sa amin. Yung mga apo ko nandun kaya hinila ko sila agad. Sinubukan kong pigilan pero pumutok. Ang Digos City Police pinagkukumpiska na ang mga kwitis at iba pang mga paputok na ipinagbabawal sa lungsod para di na raw maulit ang insidente. Marami tayo na-confiscate na mga kwitis. Yung mga taga-Digos ngayon, nagre-report sila at ina-action na natin kaagad. Patuloy na paalala ng DOH, huwag na lang magpaputok para di na magsisipa sa huli. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.